Magandang araw po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na makigalak sa ating awitan at malaya po tayong umindak at sumayaw para sa ating Panginoon. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Palakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Muli, halina't sama-sama. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit na papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya ang awit ng papuri ay ang pasasalamat at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Sumigaw! Sumigaw! Woo! Sa galak, yeah! Ang lahat ng nilalang purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw! Woo! Sa galak, yeah! Ang lahat ng nilalang purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw! Sumigaw! Woo! Sa galak, yeah! Ang lahat ng nilalang handog na ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit na papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Pag-isahin mo ang puso't isipan namin sa mga layunin mo sa aming buhay, Panginoon. Sa
aming patuloy na pagsamba. Ang lalabas sa aming mga tinig ay papuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon. Pagkakampi-kampi sa kawala ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig. Pagkakampi-kampi sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo na nagbuklod sa amin, Panginoon. At dahil sa kadahilanang ito, Panginoon, kami patuloy na magpupuri at dadako sa paraon, Panginoon, na nanaisin mo. Hallelujah, Lord. Binabalik namin ang papuri at pagsamba sa iyo lamang. In Jesus' name, amen and amen.
sa ating lahat. Muli, mga kapatid, magandang gabi po sa ating lahat. So, bago po tayo magsimula sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, ay nais ko po muna na batiin ang MMIM Baguio po, na kung saan ay nagdaraos po sila ng kanilang anniversary po, no? Alam ko kaninang umaga ay nagkaroon po kayo ng gatherings upang i-celebrate yung pong inyong anniversary dyan sa MMIM Baguio City. So ako po ay bumabati sa inyong lahat, at ang nais ko po na sabihin sa lahat ng mga taga MMIM Baguio ay magpatuloy lang po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Anuman ang sinimula ng ating Panginoon sa lugar na yan, ay tatapusin po yan ng ating Panginoon. So, kapit-bisig lang po sa pangitain, mga kapatid, na mga taga MMIM Baguio City, at patuloy po kayo nagpagpalain ng ating Panginoon sa pangunguna po ng ating napakasipag na pastora, walang iba kundi si Pastora Lourdes Abrigo. So pagpalain po kayo ng ating Panginoon. So ngayong gabi po ay muli tayong magkakaroon ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, at pinagpala po ba ang lahat ng mga taga MMIM? At alam ko po na mula po kaninang umaga, lahat tayo ay nagdaos ng ating pong Sunday service, yung ating pong face-to-face, at alam ko na nag-enjoy ang lahat po ng mga kapatiran sa kanila pong mga churches na kinabibilangan, at lahat po ay napagpala ng ating Panginoon. So ngayong gabi po ay muli tayong dadako sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, na kung saan pinamagatan po itong The Church is a Family. So yung text po natin ay matatagpuan po natin sa aklat po ng Romans, Chapter 12, verse 5. So in Christ, we domini form one body, and its member belong to all the others. So lahat po tayo, no, dito po sa text natin pong binasa, mga kapatid, ay makikita po natin dyan, no, ay iisa po yung katawan natin, pero marami po tayong bahagi sa katawan ng ating Panginoon. So, bago po ang lahat, tayo muna po ay saglit na manalangin, at muli po tayong dumulog sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po dahil sa oras na ito, Panginoon. Ngayong gabi po ay muli kami, Lord God, na pagpapalain mo ng iyong mga salita. Hayaan niyo po na maramdaman namin, Panginoon, sa pamamagitan po ng aming pag-aaral ngayong gabi, na kami po bilang mga church, Panginoon, ay bahagi po ng iisang pamilya. Hayaan mo po na dito sa aming pag-aaralan, Panginoon, ay patuloy kaming makakuha, Lord, ng maraming aral upang higit namin, Panginoon, na ma-appreciate, O God, yung pagiging isang bahagi ng inyong iglesia at isang kapamilya sa loob po ng bahay-sambahan. Maraming salamat po, Panginoon. Minsan pa po ang lahat ng papuri, pasalamat, binabalik ko po sa iyo sa pangalan po ng ating Panginoon. Amen, amen, and amen. So mga kapatid, why should one belong to a church? Bakit po ba kailangan natin po na maging bahagi ng isang iglesia ng ating Panginoon? Bilang isang pamilya ng ating Panginoon, dapat po ay nakabilang tayo sa iglesia. So, ang iglesia po, the church is the gathering of God's children. Ito pong church na ating kinabibilangan, tayo po na iglesia ng ating Panginoon, ay dito po tayo nagkakaroon ng pagtitipon bilang mga anak ng Diyos, na kung saan ay dito po nagkakaroon tayo ng pagtutulungan, no? Can be help and feed like babies, no? Doon po ay nagkakaroon tayo ng pagkakaroon natin, no, ng sa isang iglesia na ating kinabibilangan. Katulad din po ito sa ating bahay, no, na mayroong isang nanay na kung saan ito po ay nagtuturo sa atin kung paano po tayo magkaroon o mag-matured sa mga bata po, sa mga anak, kung paano po sila lumaki. So ganun din po sa church na ating kinabibilangan. How is the church is like a family? So sa loob po ng bahay-sambahan, mayroon po tayong mga tagapanguna na kung saan ay ginamit po ng ating Panginoon para po
tayo ay lumago sa ating pananampalataya. So nandyan po ang mga pastor, nandyan po yung mga leader para pangalagaan po tayo, para lumago po tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. So titingnan po natin ngayon, katulad po sa isang tahanan, sa loob po ng tahanan mayroong tatay, mayroong nanay. Para ano? Pangalagaan po ang kapakanan ng kanilang mga anak upang sa ganon sila po ay lumaki ng maayos. At ganun din po sa bahay-sambahan, ganun din po ang kinalalagyan ng atin pong iglesia. So ano po ba yan? Paano po natin makita, no, ang isang iglesia ng ating Panginoon? Number one, the church is a place where you find love, no? Ang simbahan po o yung church o yung iglesia ay kung ito po ay isang lugar na kung saan doon po natin mararanasan o kung saan doon po natin matatagpuan ang pag-ibig ng kapatid sa isa't isa. So sabi nga po ng John chapter 13 verse 35, "By this everyone will know that you are my disciples if you love one another." So yan po yung sinasabi ng salita ng ating Panginoon dyan po sa John chapter 13 verse 35, "By this everyone," no? Para po makita ng mga tao na kung saan malalaman nila na sa loob po ng iglesia na ating kinabibilangan, ang mga disciples po, malalaman nila na tayo ay mga disipulo ng ating Panginoon kung tayo po ay nagmamahalan sa isa't isa. So yan po ang dyan natin makikita yung iglesia na kinabibilangan po natin, na kung saan doon po sa ating church ay mayroon pong pag-ibig, pagmamahalan sa isa't isa. Katulad din po sa ating mga tahanan, sa loob po ng ating tahanan ay natatagpuan doon ang pag-ibig ng bawat kapamilya po natin. Nagkakaroon ng pagmamahalan sa isa't isa. So pangalawa po, the church is a place of peaceful refuge. So sa loob po ng simbahan ay mayroon po tayong lugar na kung saan nagkakaroon po tayo ng tinatawag na kapayapaan, nagkakaroon ng kublihan. May kublihan po tayo sa loob ng bahay-sambahan na ating kinabibilangan. Bakit po? Marami pong tao, no? For many people, their home is a place of refuge from daily activities. Kahit po marami ang gawain sa loob po ng bahay, kapag kabilang ka doon sa loob ng iyong pamilya, sa loob ng iyong tahanan, mga kapatid, nakakaranas o nakakaramdam po tayo ng lugar na kung saan mayroon po tayong kublihan sa loob po ng ating tahanan. Kahit gaano po yan, kabisi ang lahat ng mga tao doon, kapag nasa loob na po tayo ng ating mga tahanan, mayroon po tayong nararamdaman na kapanatagan sa loob po ng ating mga tahanan. Kahit gaano kabisi ang isa't isa, ang mahalaga po ay nararamdaman ng mga kapamilya po natin, no? Ng mga kapamilya natin na pag nasa bahay na sila o tayo ay mayroong tahanan na makakanlungan, no? Kapag nandoon na sa bahay ay ang bawat pamilya ay mayroong pong nararamdaman na kanlungan sa loob po ng ating tahanan. So ganun din po sa church. The church can be busy a place. Alam naman po natin na ang bahay-sambahan ay napakadami po ng ginagawa ang bawat isa sa atin as well, mga kapatid, but it is a refuge na kung saan ay mayroon po, no, sa tahanan po na ating kinalalagyan, mga kapatid, o doon sa church na ating kinabibilangan, ay mayroon po tayong lugar na kung saan may mga kapatiran po kasi sa loob ng bahay-sambahan na naghahanap ng mga kapatid na pwede nilang malapitan o kaya makanlungan. Bakit po? Sapagkat karamihan or doon po sa church na ating kinabibilangan, mayroon pong mga kapatid na nangangailangan po ng kanlungan. Saan parte po kasi nakakaranas po yan ng mga problema? Katulad din po sa ating mga tahanan, no? May mga mahal tayo sa buhay na nagkakaroon ng problema. Hahanapin at hahanapin po nila yung magulang, yung kapatid, di ba po? Para po mahinga nila ng tulong, para po magkaroon sila ng kapahingahan o kaya kapayapaan sa loob ng kanilang tahanan upang masabihan po ng kanilang mga problema. So ganun din po sa atin pong bahay-sambahan.
May mga kapatiran po tayo na nangangailangan po ng matatakbuhan, nangangailangan po ng masasandalan, nangangailangan po ng pagkakataon na sila po ay mahingahan natin ng problema. So ito po ay isang lugar na kung saan yan po ay lugar na atin pong matatakbuhan sa loob ng ating bahay-sambahan. So pangatlo po, the church is a place of encouragement, mga kapatid. Yung pong bahay-sambahan na ating kinalalagyan o yung church, no, ang iglesia na kinalalagyan po natin, ito po ay lugar na kung saan nangangailangan po tayo ng pagpapalakasan sa isa't isa. So yan po, basahin nyo na lang po yan sa inyong mga tahanan. Yung Ephesians chapter 4, verse 11, verse 12 hanggang 29. Ang sabi po dyan, and he gives some apostles, no, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, no, and teachers. Bakit po? Sapagkat yan po yung mga tao na yan na ginagamit po upang palakasin ang bawat isa sa atin. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Let no corrupt, no communication proceed out of your mouth, but which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearer. So, family members need encouragement to strengthen their faith. So, yung pong ating mga kapatid ay nangangailangan po sila ng pananampalataya upang palakasin po ang bawat isa. So, pang-apat po, the church is a place of nourishment. Katulad din po ng tahanan. Sa loob po ng tahanan natin, mga kapatid, ay nangangailangan po ito ng mga pagkain para po mapalakas yung physical na katawan po ng bawat isa. So, sa loob po ng bahay-sambahan, the church is a place of nourishment. Likewise, we come together to feed on God's word. You can, ano po, no, and should feed on God's word on show, no, para po tayo on your own, but there is no need, no, to substitute for coming together. So, sa loob po ng bahay-sambahan na ating kinabibilangan, kasama po dyan yung tayo po ay mapakain ng espiritual na pagkain, which is the word of God. Kaya po dyan sa lugar na ating kinalagyan sa ating pong mga bahay-sambahan, mayroon pong patuloy na pangangaral ng salita ng ating Panginoon upang mapalakas yung ating buhay pananampalataya at mapatatag po ang ating buhay bilang mga mananampalataya po ng ating Panginoon. So panglima, the church is a place of healing. Naniniwala po ba kayo, mga kapatid, na yung iglesia po ay lugar ito na kung saan ay nakakapagparanas po ng pagpapagaling? Bakit po? Kasi mayroon pong mga kapatiran, no? There are a lot of broken-hearted people out there, no? Maybe yan po dyan sa loob ng ating iglesia na kinabibilangan, katabi mo ngayon, katabi mo yan, or nanonood ka ngayon. Nanonood ka ngayon, you need a church para mangalaga sa'yo. Kailangan mo ang isang church, no? Ang isang mga mananampalataya o mga kalipunan ng mga mananampalataya upang kung ikaw ay mayroong sakit na nararanasan, sakit ng kalooban, sakit physically para ikaw ay maipanalangin, sakit ng iyong kalooban para ikaw ay matulungan na gumaling yung sugat mo sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng encouragement. Kahit ikaw ay Kristiyano o hindi Kristiyano, kailangan mo ang isang iglesia, ang isang church para po mangalaga sa iyo. Maari kang gamitin ng Lord na makatulong, na mahilom yung puso mo, yung puso niyong masaktan o balikat na masasandalan. Within this church, we should act like a family, not a dysfunctional family, not a separated family, or one where fighting goes on, but a loving and God family. So kailangan po natin yan sa loob ng ating bahay-sambahan, sapagkat hindi po natin kailangan ang isang tahanan na naghihiwalay. Hindi po natin kailangan yung pong lugar na kung saan ay nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, mga kapatid. Ang kailangan po natin ay isang church na kung saan ay makakanlungan po ng bawat isa sa atin. So, sa atin pong pagtatapos, mga kapatid, ito po yung binabanggit ng ating Panginoon sa atin pagtatapos.
ay ito po ang sinasabi niya, if the church, kung ang atin pong bahay sambahan is my family, ito po ang kailangan natin, then I should begin developing my relationship and I should never walk away. Sabi po, learning the richness, no, of its relationship, I should never walk away from such a family, for I need their help and their love. So mga kapatid, ngayong gabi, kung tayo po ay nangangailangan po ng mga tulong at mga saklulo para po tayo ay maging matured at lalong mapalakas yung ating buhay, pananampalataya, kailangan po natin ang isang iglesia na makakatulong po sa bawat isa sa atin. So, ang gawin lang po natin ay magpatuloy po tayo na magkakasama sa loob ng bahay-sambahan bilang isang pamilya at atin pong yakapin yung magandang samahan sa loob ng church, sa loob ng iglesia na ating kinabibilangan. Hindi natin kailangan yung mga dysfunctional church or kaya separated church. Ang kailangan po natin ay isang iglesia na kung saan kailangan po natin ang tulong at higit sa lahat ang pag-ibig ng ating Diyos na maranasan po ng bawat isa sa atin. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa gabi pong ito. Nagpapasalamat sa gabing ito, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa iyong mga salita na amin po, Panginoon, na napag-aralan sa gabing ito. Salamat po dahil mayroong iglesia, Panginoon, na kinabibilangan kami na isang katulad ng pamilya na kung saan, Panginoon, sa isang pamilya ay mayroong pong pagmamahalan. Sa isang pamilya, Panginoon, ay mayroong pong pagpapalakasan sa isa't isa. Sa isang pamilya, Panginoon, ay nangangailangan po kami, Lord God, para po kung ano man yung mga sakit na aming nararanasan, ay mayroong pong mga tao na tutulong sa amin para po may panalangin kami. Mayroong mga tao, Panginoon, na kung kami masasaktan, ay mayroong tutulong sa amin para kami po ay mahilom yung mga sugat na amin pong nararanasan. Panginoon, sa gabing ito, sa lahat po ng mga nanonood sa online na ito na service po namin ng Panginoon, Lord, dalangin po po, Panginoon, na patuloy na ikaw ang manguna, ikaw po ang maging kalakasan at patuloy na gagabay, Panginoon, sa lahat po ng aking mga kapatid, Panginoon, na nanonood ngayong gabi. Hayaan mo po, Lord God, na maranasan po nila yung pag-ibig mo. Maranasan po nila, Panginoon, yung pagbibigay mo sa kanila, Lord, ng kalakasan. Panginoon, hayaan mo po na madama nila, Panginoon, na mayroon po dakilang Diyos na church, Panginoon, na lagi pong nakahanda na
tumanggap sa bawat isa upang sila ay matulungan, upang sila ay magabayan, para po sila, Panginoon, ay mapalakas ugad upang sa ganun ay magiging isang matagumpay na tagasunod po ng iyong pangalan ang bawat mga anak mo, Panginoon. Doon naman sa mga wala pang iglesia na kinabibilangan, hayaan mo po na hanapin po nila yung church, Panginoon, na makakatulong sa kanila, na makapagbibigay po sa kanila ng lakas, makagabay sa kanila patungo sa iyo at magbigay ito sa kanila ng magandang buhay at kinabukasan na ang kanilang kinikilala ay walang iba kundi ikaw, Panginoon. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga taga MMIM sa gabing ito at lahat ng mga nanonood, Panginoon, sa gawain mong ito, dakilang Diyos. Salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen, amen, and amen. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon, mga kapatid. Be strong in the Lord at patuloy po tayong magkapit-bisig sa ating pangitain. God bless po sa inyong lahat. Magandang araw po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na makigalak sa ating awitan at malaya po tayong umindak at sumayaw para sa ating Panginoon. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Palakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Muli, halina't sama-sama. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit na papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri ay handang pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Sumigaw! Sumigaw! Woo! Sa galak! Yeah! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw! Woo! Sa galak! Yeah! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw! Sumigaw! Woo! Sa galak! Yeah! Ang lahat ng nilalang, handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog na ay kapayapaan, handog
kaligtasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit na papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya.